Hello guys, what's up, what's up? Welcome back sa aking YouTube channel. Guys, so nandito tayo uli ngayon sa Madis Bike Shop dito yan sa Valenzuela City para sa isa na namang bike check video. Guys, pero bago yun guys, ito yung binike check natin noong nakaraang video guys, Anti-Rich Adventure. Ayan, no, sulit na sulit guys ito, 15,700 pesos lang to. Ayan, check nyo lang sa aking YouTube channel guys, may bike check tayo niya, no? So sa ngayon guys, magbabike check tayo ng bagong labas din. Syempre, ng Mountain Peak. Ayan, carbon loaded, oh, 'di ba? Mountain Peaks Explore 6,000. Ayan, so bago 'yun, guys. Ang ganda ng bike shop nila dito, guys. Ang dami naka-display. Oh, 'di ba? Oh, ayan. So wala na tayong intro, guys. Bike checkin na natin 'to. So ayan, guys, ang ating iba bike check, bagong-bagong dating nila dito, guys, na model ng Mountain Peak Everest. 6,000. Sabi na nga ba guys, magkakaroon ng mas mataas sa Explore 4,000. Eh, nakapag bike check tayo guys dati ng Mountain Peak Explore 4,000. Kaya ibabike check natin to ngayon, Mountain Peak Explore 6,000. Ayan. So sisimulan natin ang kanyang frame guys. Ang frame niya guys ay carbon loading. Ayan o. Oh. Oh. Ayan. Carbon loading. Ang ganda nito guys. At T700 Carbon Nanotechnology. Ayan, oh. So, ayan, nakalagay sa ating chainstay. Ang lapad nito, guys. So, promise, oh. Ang lapad dito. Tapos, pakitid. Dito lumabas yung kable ng RD. Internal yan. At, syempre, may nadadalas na tayo, guys. Nauuso na yung ano dito, yung plastic film para sa chain protectors dito sa ating chainstay. Ayan. So, palagay ko press fit ito, guys. Ayan, kasi ang carbon nito. Kaya press fit ang ating BB. Ayan. At wala siyang paglalagyan ng FD. Yung frame niya guys, wala talaga. Kasi ang lapad nito. Tapos, ah ito pala meron. Nasa down tube. Yung side swing na FD ang pwede mong ilagay. Nakaklamp dito, lalabas yung kable ng FD. So pwede siya na gawing 2x at ang lapad netong down tube niya guys. So basta carbon, nakikita ko sa Mountain Peak ang lalapad ng down tube at dalawa yung lalagyanan ng malamig na beer, isa rito at isa rito, pwede mo itong lagyan ng pulutan kung gusto mo lang. At syempre ang size ng ating frame ay large, T700 carbon fiber, so naka-sticker to, ano yata to guys, 17, sinukat ko kanina, ayan. At syempre ang mga nakikita natin na red at silver dyan guys ay puro yan water decals, kagaya dito sa ating seat stay, ride without limitation, decals siya hanggang dito. Kakaiba yung chain seat stay niya guys, oh. Hindi ko malaman kung ano rito guys, square to, maliit lang makitid. Pagdating dito parang ano na, para triangle. Iba ano na yung shape niya guys, 5-6 shaded na. Dito apat lang, ang galing oh. Ang ganda, wala siyang bridge. Meron pa pala dito, pwede mong lagyan din ng FD rito. So dalawang type ng FD pwede mong gamitin, up pull, yan, up pull, saka side swing. Di ko to napansin kanina guys. At ang frame natin ay true axle. Ayan guys, true yan, hindi yan false ha. True axle, ganda nito guys, promise. At syempre may nakalagay, designed and engineered by Mountain Peak. So ginawa at dinisenyo sa Mountain Peak sa tuktok ng bundok. Ang ganda rito. So tingnan nyo, pabuka rito, parang may paa. Tapos makitid dito sa taas, nakalagay Explore 6,000. Water decals to guys na kulay red. At ang head tube niya guys, sinukat ko haba nito, 110mm. At mukhang straight ang ating, tapered. Tapered ang ating head tube guys. Kasi akala ko nandito yung bearing, di pala, nandun pala. Oh. Nandun sa loob. Tapos yan, tapered ang ating head tube. May logo ng Mountain Peak dito sa harapan. Ang ganda nito guys, ang lapad oh. Internal cabling tayo, isa rito, tapos isa rito. So may bakante rito, magjowa yan, hinahanap lang yung kapares nyan. Dito may lalagay yung FD, pwede rin dito. Ayan, so dalawa yung bakante. Dito naman lalabas yung FD ng sa Apple. Kung gusto mo dito, lahat dito dadaan, kung gusto mo lang naman. Ayan, di ba? Ngayon, kung gusto mo ng side swing, hanapin natin side swing. Ito, dito lalabas. Dito mo papasok,
dito may papasok, dito lalabas yung side swing. Kung gusto mo ng up pull, dito may papasok, dito lalabas. Ayan, at naka-internal din yung kable ng hydraulic brakes nyo dito sa chainstay, dito lumabas. So napakalinis ng kable nya, guys, promise. At dito tayo ngayon sa kanyang suspension fork. Ang suspension fork nya, guys, ay air shock. Ayan, nasyashock ako dito, ang ganda. Syempre may air valve cover dito, dyan ilalagay or hahanginan ng hangin. So may pambomba talaga para dyan, guys. Huwag kayong gagamit ng pambomba ng gulong, ha. So higpatin natin, baka matanggal eh. Ayan, syempre may manual lockout. Ayun, may fine tuning siya. So hindi lang siya close open. Pwede mong tigas, ano, yung gusto mo ng tigas. Ayan, meron dito. At syempre, alloy. Alloy, Lodi. Alloy ang crown, alloy ang arc, alloy ang lower. At palagay ko 32 ang taba nito. 32 or 34. Wala tayong caliper, guys, kaya hindi ko masukat eh. Yun lang yun, 32, 34. At tingnan nito, guys, oh, flat. Flat yung ano niya dito, arc. Ang ganda. Ang ganda na yun, oh. Extension niya, black. 115mm. Ito, guys. 115mm haba mula dito hanggang dito. Ayan. So air shock atin, ha. So meron doon guide. Yan yung guide, guys. Kung ano yung bigat ninyo katumbas noon ay PSI. So check nyo muna yung bigat ninyo at check nyo yung air pressure nandyan. Yung guide naman yon. At may warning dito. Cross country all mountain do not use for free ride extreme downhill. So gagamitin sa downhill to, ha. So light trail pwede, light jump pwede, puro light lang. Yan. At syempre yung hubs natin ay Novatec D041SB haba. Yan, basta Novatec yan, guys. Alloy Lodi, ano? Alloy Lodi, seal bearing Lodi, quick release, true axle Lodi. Ang ganda ng ating hubs, guys, promise. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 32 holes ang ating alloy na Novatec seal bearing true axle Lodi. Ang ganda nito, guys. Ayun, 34 nga. Sabi na nga ba, guys, ang taba nito. 34 ang ating stanchion. Ang taba na talaga nito. Stainless ang ating spokes. At double wall alloy na rim. Na merong tatak na, anong tatak to? Heroic. Ayan. Sticker to, guys. Sticker. Ang ganda. Ang ganda ng ano niya. Ng double wall alloy rim. At ang gulong niya, wow. Bigatin, Continental Race King. So magiging hari ka ng karera pag ginamit mo to. 29 by 2.2. So pwede to sa road. Maliliit lang to. Ayan, road na road ang kanyang gulong. Ang liliit ng spikes. Pero palagay ko pwede mo tong gamitin sa mga light trail. Ayan. At sa kabila, syempre ganun pa rin, Novatec na alloy hubs, 32 holes, true axle din, guys. True axle. At pakinggan natin ang tunog ng hubs. Yeah, may tunog siya, guys, pero hindi naman ganong kaingay. Oh, di ba? Oh, di ba? Ang ganda. Baka lang spokes, 32 pieces. Double wall alloy na rim na may sticker na Aerowick. Ayan, oh. At syempre, gulong na Race King. Continental Race King. 29 by 2.2. Ang ganda, oh. Di ba? At dito tayo sa cogs. Ang cogs niya, ang laki. Ayan, Sunshine Edze. Ang kanyang cogs, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 speed. Ang gaganda nito, guys. 12 speed, 11 to 50 ang kanyang plato. So plato na to, guys. Pwede ka nang kumain dito. At ang RD niya, guys. Ang RD niya, guys, ang ganda. Di ore na may clutch. So pwede mo na nga itong gamitin sa trail. May clutch siya, oh. Yung clutch na yan, guys, para sa baguang kagaya ko. Yan, so hindi siya mag-i-slap, oh. Tingnan nyo, oh. Oh, ayaw. Pero pag tinanggal mo yan, malambot. Ayan, oh. Ang lambot niyan, guys, promise. Ang lambot. Madali siyang mag-slap. Yan. So syempre, the Orion, gawaya ng Shimano 12 speed. Uy, ang laki ng pulley niya. Oversize. Ayan, tension saka guide pulley, pareha siyang oversize. Ang ganda, oh. Oh, di ba, promise, ang ganda. At syempre ang kadena niya may halong silver saka black na anong tatak, KM X12
Yun lang guys, KMC. Ayan, KMC ang ating kadena, black and silver. Yan, naglalangis-langis pa siya. At ang ating crankset. Ayun. Nakalimutan ko tawag dun sa technology na yun guys. Nandito yung pahigpitan nung chainring niya. Ayan, nasa Derosca siya. Wala siyang tornilyo rito guys. Yung tatluhan. Direct mount yata tawag dun, direct mount. Siyempre, hollow tech yan. Tingnan natin kung may lagusan. Walang lagusan guys. Pasukan lang yan, walang labasan. Ano to? Pro wheel yata to guys. Etong crank arm niya, pro wheel, 170mm. Yung chainring niya guys, bakal oh. Ang ganda ng chainring niya, ang ganda ng design guys oh. Narrow wide. Again guys, direct mount ang ating chain ring o yung kanyang crankset. Ang ganda nito guys. At yung kanyang seat clamp guys. Seat clamp para sa ano, masungit. De joke lang yun. So hindi mo mapapahiram tong bike na to kasi naka-fix na siya guys. Ayan, masarap to kasi hindi mo na ibababa yung upuan para mahiram ng iba. Siyempre aalagaan mo yung bike. Siyempre gawa yan ng Mountain Peak. Made of alloy, straight yan guys. 31.6, 350mm ang haba. At ang pedal niya guys, ang lapad oh. Ang lapad. Yeah, made of alloy yan guys. Yeah, made of alloy. Siyempre, ang upuan niya, flat. Ayan, flat to guys. Parang siyang pamaypay. Ayan, tingnan nyo, parang pamaypay. Ang kapal ng foam niya, malambot guys. Yan, malambot. Maiksi lang to. Ayan. So wala tong daluyan ng ihi at wala tong singawan ng utot. So itataas mo yung puwit mo kung maihi ka na o kaya mautot ka. Ano, lambot nito, komportable sa puwit to. At ang kanyang handlebar guys, ang handlebar niya ay 730mm, made of alloy yan, low rise. Tapos low rise lang, straight. Ayan, kala ko may back sweep siya guys eh. Yan, 730mm, made of alloy. Ang kanyang stem guys ay Mountain Peak, 90mm, made of alloy pa rin yan. Ang kanyang top cap ay alloy. Ang spacer niya guys ay alloy, 10mm, tapos 5mm. Ang dust cap niya guys ay alloy na rin. Ayan. At syempre dito tayo. Uy, Logan. Ay hindi, Tektro. Ayan, ang ganda ng hydraulic brakes natin. Two finger guys. Ayan oh. Two finger. Nagawa yan syempre ng Tektro. Lumalabas na uli si Tektro. Matagal-tagal tayo hindi nakapag-bike check ng mga Tektro. Pero ngayon mga nakaraang video guys, sunod-sunod ang bike check natin ng Tektro. Ang shifter niya guys ay Shimano Diore 12 speed. Wala siyang indicator dito guys. Yan, push, pull. Yan, push, pull. Maganda to sa, masarap to guys. Sarap gamitin. At ang grip niya guys, leather. Ayan, leather oh. Na may dalawang lock dito. At goma, ay hindi. Oh, plastic ang kanyang bar and cup. Plastic, ayan oh. At sa kabila, ayun, wala kang makikitang shifter. Kasi naka one by lang tayo. Huwag kang maghahanap ng wala, di ba? Baka bigla kang iwan yan. Oh, biglang ganun, ano? At syempre dito tayo ngayon sa kanyang caliper. Ayan, Tektro pa rin yan guys. Naka post mount. Ayan, ganda guys. Parang MT-200 ang kanyang Tektro. Siguro magkapatid tong Tektro sa Shimano MT-200. At palagay ko Tektro din. Tingnan natin. Ah, wala. 160mm na rotor. SF. May nakalagay na SF. Yeah, 160mm na rotor. Ano to? Z2-159. Ayan, ganda nito guys. Promise. Oh, ay, yung ano niya, yung true axle niya guys, walang pihitan ng kamay. Gagamit ka pa ng Allen wrench para mabaklas mo to. Oh, wala oh. Tingnan natin sa kabila. Wala rito. Wala din doon. So gagamit ka talaga guys ng Allen wrench para mapihit mo yung true axle nitong bike na to. Tapos kakaiba yung ano niya, dropout oh. May naka-flat dito. Ayun, ganda talaga price. Ang ganda talaga guys. Promise. Balik tayo. Caliper niya guys. Post mount. Gawa pa rin ng Tektro yan. Ayan dito. So malinis pa rin yan. Nababaklas mo siya ng maayos kasi walang nakaharang na
seat stay. Ganon din dito. So yun ang ano yun, napapansin ko sa ibang post mount, nakaharang yung seat stay. Pero dito guys, hindi. Maluwag siya, madali ka makapagbaklas. At syempre, 160mm na rotor. Yung pangaraniwang design na nakikita natin sa mga built bikes. Ayan. So, eto ngayon yung kabilang crank arm. 170mm. Ayan, Pro Wheel yata ito. Wala akong makita ang pangalan eh, pero nakita ko lang yung logo. At syempre, plastic na shuriken. Hindi ko alam kung tanda tawag dyan. Ayan. O, diba? Lagi ko wala na ako nakakalimutan, guys. Sulyapan uli natin to guys. Ang ganda na itong Mountain Peak Explore 6000. So, thumbs up tayo rito, guys. Panalo. So, ayan, guys. Ang ating bike check ng napakaganda nito, guys. So, yun. Mapapasana all ka dito sa Mountain Peak Explore 6000. Ayan. Nagkakalaga to guys, ng 41,000 pesos dito yan sa Madis Bike Shop. Ilalagay ko sa description, guys, yung kanilang Facebook link, contact number, at Google Map sa mga gusto mag-avail nitong binay-check natin na Mountain Peak Explore 6000. Now, by the way, guys, meron sila ditong home credit saka bank transfer. Ayan. Pag nag-avail nga kayo nitong mountain bike, guys, meron kayong previous na helmet. So, ready na kayo sa long ride. So, pipidalan mo na lang to. Ayan, oh. So, hanggang dito na lang, guys, ang ating video. Huwag kalimutang pindutin ang subscribe button para ma-notify kayo sa mga susunod natin na bike check video. So, road to 5,000 na tayo, guys. Maraming salamat sa mga sumusuporta dyan at advance thank you sa mga magsasubscribe. Ayan, oh. Bye-bye. Hanggang dito na lang, guys. Bye-bye.